Pastor Wendell. Yes, Pastor. Pwede mo po ba i-open yung ating prayer? Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, salamat nga po sa mga oras na ito na binigay niyo po sa bawat isa. Panginoon Diyos, salamat nga po sa pribilehiyong ito na kami po ay makapag-aaral ng subjects ng theology na libre. Salamat po sa provision na binigay niyo sa amin. Salamat po sa buhay ng mga pastor, mga elders na nag-prepare po na ito. Panginoon Diyos, ito po ay magsilbing bagong kaalaman para sa amin sa mga bago lang makakatuto nito, Panginoon Diyos. And Lord, ito po yung magsilbing knowledge. And after knowing this, it will serve as wisdom, Panginoon Diyos. Dahil ito po yung may apply na sa aming pong buhay. Sa lalong-lalo na po, Panginoon Diyos, sa mga taong tinatawag niyo na mag-serve sa ministry nito. Lord, i-guide niyo po ang aming mensahero today, si Pastor Ray. Kaya po magbigay sa kanya ng boldness and courage to speak the words, Panginoon Diyos, para sa amin. And Lord, kami naman po makikinig, Panginoon Diyos. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Na sa ganun, Panginoon Diyos, ito po ay bukal namin tanggapin at ito po ay maging wisdom para sa aming mga buhay. Guide each and every one of us and yung mga patating po Panginoon Diyos, hasten their steps at nawa ma-excite ang bawat isa sa mga oras na ito na pag-aaral po namin. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, so kung makikita nyo, let's start with this, no? Ito yung ano natin, no? Yung magiging subject natin and some topics about that subject. So we have three subjects for season one. So this will be like about 3 months, no? 3 months, then almost 3 months. I-end natin para magkaroon ng sem break. Ayan. Mga 2.5 months, no? Siguro. Okay, so we have three subjects. Sovereignty of God, Monergism, and Order of Salvation. Okay. And then, in this subject, namili lang ako ng mga topics na pwede nating talakayin at mapag-aralan. And then, if you want to extend more knowledge about the subject, you can do so. Okay. Parang ini-introduce ko lang sa inyo, ano pa mga pinag-aaralan sa theology? Okay. So, we have for sovereignty of God, we have God's will. Ayan. And regarding the salvation. And then there's also regarding the human freedom or the tinatawag nilang free will. Okay. Ayan. Magagandang usapin kasi yan eh. And then in monergism, pag-usapan natin, magkakaroon tayo ng simple explanations. At ano pagkakaiba nito sa tinatawag na synergism. Okay, by the way, monergism is the work of the Holy Spirit. Okay, this is the work of the Holy Spirit. God's work through Holy Spirit. So anong ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin, salvation natin, at sa lahat. And we have the work of the Trinity in monergism. Okay, ano yung participation ng first person, second person, God the Father and our Lord Jesus Christ in monergism. And then we have, we will study the order of salvation. Maganda rin to, very important na malaman nyo ang kung paano, siyempre alam natin, saved tayo, pero paano ba nangyari ito? Ano ba ang naging proseso nito sa buhay ng tao? Okay. So mayroong mga katanungan dito sometimes, of course. Titingnan natin kung paano natin mai-compress, no, para magkasya sa time natin. So we have elections, the gospel of the gospel call,
And we have regeneration, conversion, justification, adoption, sanctification, perseverance ng saint, and death and glorification. So all of these things ang nakapaloob yan sa salvation natin. So we have to know everything about that. And then of course, katulad ng napag-usapan ng council, so three consecutive online, and then after that yung face to face na meeting. Ayan, para kung may katanungan, ayan, or makita niyo naman yung mga kaklase niyo. Okay? So, kaya ang ginawa ko, tatlong consecutive na topic, and then we will summarize. Kung may katanungan tayo, halimbawa, meron tayong naudlot na katanungan, or after you learn, nag-research kayo, nagkaroon kayo ng katanungan, you can bring that sa face-to-face natin. No? And we have a lot of pastors and elders who can answer your question also. They will participate. Dito, medyo ako lang siguro mostly dahil nga we have only 1 hour to finish. Okay. So I prepare some questions. Well, ano lang naman, questions that we can answer easily. Okay? So, yun ang mangyayari sa ating pag-aaral. And then, we have a break. Ayan. So, I hope lahat ng participant ay matuto, lumago spiritually, mag-matured spiritually, doctrinally, of course, because the purpose of this is para meron tayong iisang doctrines, no? Hindi sabog-sabog, no? Maaaring yung iba hindi niyo mapag-aagrihan, but if this is minor, pwede naman nating ipagpaliban. But if it is major, example, we believe in Trinity, that there is three person, at yung iba hindi naniniwala sa Trinity, that is a major, na hindi tayo pwede dito sa isang church na to or dito sa isang congregation sa GICM. Eh parang ganun 'yon. Major na kasi 'yon eh. Okay? Na pwede namang na hindi pwedeng magsama-sama. Okay? So, kung meron naman tayo mga minor doctrines na pwede namang ipagpaliban, pwede naman nilang ipagpaliban sometimes. Yung iba, let's say, child baptism. No? Merong iba naniniwala about infant baptism. Pag binautismoan ang isang bata, pwede na siyang maging, isa na rin siyang Kristiyano at saved na siya, parang ganon. So, meron iba naniniwala na hindi naniniwala sa ganon. Dapat personally mo matanggap ang ating Panginoon bago ka maging isang Kristiyano talaga. So, that things na minor, pwede nating ipagpaliban 'yan. Okay? Yan. So we still have 10 minutes. So if you have some question for now, no? Regarding the schedule, hindi na mababago 'yan kasi pinasa ko na yan 2 weeks before at wala namang naging reaction ang council. Sabi namin, ipasa na sa iba. So, i-relay na pag walang reactions about the topic, about the schedule. So, wala nang mababago sa schedule ngayon. Siguro sa time, napag-usapan kasi dati is actually 8:30 talaga, no? 8:30. Naisulat ko yata 8:50. No? Kaya na-confuse siguro, 9 o'clock ba or 8:30. So, if we are all available at 8:30, maganda kasi mas maaga. 8:30. You know, ewan ko na lang doon sa iba kung sasabihin talaga nilang 9 o'clock. But the council agreed already na 8:30. Ang ano. So, you can na contact your or mga elders if you have some questions about the schedules, the time. Okay?
Hindi na rin po pwedeng mabago yon. So, pag-aagrihan na lang siguro ngayon kung 9 or 8:30 para at least we can adjust. But we only have 1 hour to finish the topic. So, meron lang tayong 1 hour. Hindi pa pwedeng humaba doon. Maaring humaba, 10 minutes, ganyan. Pero hindi nakatulad nung Bible study. Hello, Pas. Pwede yung ano? Magtanong. Ano po? Pwede ba yung seater, outside seater? Ganyan, hindi siya deacon. Halimbawa, Macy's ko, gano'n. Pwede ba siya? Pwede po. Pwede naman po. Kaya lang yun nga sinasabi natin, ano? They cannot question something na hindi related. Kasi baka nga. Kasi kung hindi niya talaga ma-aro yung medyo yung topic, hindi siya pwede. Okay, salamat po, Pastor. Yun lang po. Study for ano lang naman for deacon and elders actually. Pero they can join. They can join. They can understand. They can take notes. Maganda. They can take notes. They can study also. And you can approach naman your local elders. You can approach your local elders to ask questions. Yun naman ang kagandahan. We have our local elders na pwede nyo naman i-questionin regarding our topic. Kung medyo may question kayo and you are only a members or not, or you are not deacon or elders, no, you can approach your local elders para itanong kung ano yung gusto niyong iklaro. Okay? But everyone can join. Everybody can join. Ibig sabihin, Pas, hindi pwedeng interrupting yung nagtuturo, parang ganun, para hindi maubos yung oras, masayang, ganun. Oo, yun ang ano natin. Mostly yun ang ano natin. But if you have questions related to your topic, walang problema. I think ang gawin na lang natin, ano, no? You can, ano? Ano ba magandang gawin? Para kung ano, kung related naman yung question. Gamitin nyo na lang siguro yung ano nyo, mobile nyo, text nyo yung ikon nyo. Bakit mo yung mic? Mic mo naka-open. Dapat meron tayong ano, no? Meron tayong... Ayan. Pastor! Meron tayong kwan, nagko-control ng sounds. Pastor, ako na po ang nag-monitor. Meron tayong admin dapat ng ano, ng para makontrol yung sounds. Okay. Pastor, dahil Pastor Marlo po to. Dahil na limited na yung ating time, mayroon namang chat box, pwede nilang isulat ang kanilang mga question. At kung may oras pa tayo, sasagutin natin yung mga question nila. At kung hindi, ang pastor ng churches na lang ang sasagot sa mga tanong nila sa kanilang pagkita nila sa Friday ba or whatever time. Para hindi po maubos yung oras natin sa kasasagot ng mga question. So if you have any question, write down in the chat box. Then if we have time, Pastor Ray will answer the questions. Or sino man yung mga available na mga pastors. At kung yung mga question ay hindi na ma-accommodate within that time, pwede po namin isagutin yan sa kanya-kanya ng mga churches. Yun po ang suggestion po. Okay. Amen. Amen po doon, PM. Salamat po. Okay po doon. Pastor, I'm in agreement po doon sa suggestion ni Pastor Merlo. At we have admin sa ano natin, no, sa Zoom natin. So Brother Ruel, I think pwede siyang maatasan na he will take charge sa pag ano, no, pag queue ng mga question, no. So kung may time tayo pag nag-ano tayo ng question, so you can check the chat box and ask the questions, no. And we have if we have time we can answer, if hindi naman i-send mo sa Messenger, sa WhatsApp,
And we will relay to individual local churches at so that the other elders will be aware with the questions and they can answer that if kung ang nag-question especially is from their church, no? Okay. Amen. So I think we are on time na, no? Pas kung pwede po magtanong. Sige po. Pwede po ba pas na kunyari related naman yung tanong niya sa topic, pwede ba tayong maglaan ng time din sa question and answer before closing? Kunyari, maglaan tayo ng mga 10 to 15 minutes additional, parang gano'n, in additional sa one hour or isama natin yung sa oras na 1 hour. Mm-hmm. Tapos kunya kung si Brother Ruel ay iko-queue niya yung ano, kunyari, may tanong pas dito si Sister ganito sa church ng ganito, ito po yung tanong niya. Tapos kung may time tayo sagutin, pwede na siguro po yung gano'n, no? Kunyari, mga ilang tanong na pwedeng sagutin na medyo parang hindi ganun ka kalinaw sa ano. Yung ibig sabihin, mas maganda yung na-screen masyado yung tanong niya, masyado parang kailangan talaga sagutin. Kunyari, napakahirap nung tanong. Siguro parang, pero kung madadaling tanong siguro, parang lalampasan na lang siya ganun. Mm-hmm. Oh, kunyari, nagtanong siya kasi hindi lang siya nakakinig, kaya hindi niya naiintindihan kung ano yung sagot. Parang ganun. Pwede na siguro i-filter yun. Okay, so we have page to page then, no? May page to page naman tayo, so we can bring that question there. Kung hindi man natin matatapos dito. But if you want to extend, no? I am willing to stay after 1 hour, no? Ibig sabihin, tapos na yung ano natin, pag-aaral natin. And if you want to ask question, na gustong mag-ano rito, but still we will brought that questions sa page to page, no? Para marinig ng lahat. Halimbawa, may dalawa, tatlo na lang na natira rito. Wala namang problema. Mag-usap-usap kami. Kasi po, mas maganda kasi po yung broadcast yung sagot para at least lahat po makakaunawa. Hindi lang, kahit na ba dun lang sa church na yon yung nagtanong, at least sa buong church, naging unified yung sagot. Mas maganda ata yung ganun, Pas. Mm-hmm. Pastor Ray, medyo tatagal po tayo sa discussion. Let me intervene na lang po. Maganda naman po yung suggestion ni Brother Jojo. Kung sino man po yung may tanong, pakilagay po sa chat box tulad po ng sabi ni Pastor Marlo. And we will filter po yung tanong tulad po ng suggestion din. Kung yung tanong is related din sa nakakarami at medyo may kalaliman at depende sa stand ng GICM, we will ask po the question, Pastor. And let's allocate na lang po last 10 minutes of the 1 hour para po sa question. Mga dalawang question lang po siguro ang pipiliin. Okay po. So we will start now. Ano ba itong naglalabasan sa aking... Opo, but all questions po will be discussed po sa ano sa local churches. Opo. Okay. So now we will start with our theology season 1. So ang pag-usapan natin is about sovereignty of God. And we will have a topic about God's will. So when we talk about the character of God, ang Bible, it does not teach everything about His character at once. So kung saan-saan nyo makikita ang character of God. Meron sa Genesis, Exodus, hiwa-hiwalay siya, no? Hindi yung isang buo sa isang chapter or sa isang book, makikita nyo agad lahat-lahat doon. So in other words, we need some way to categorize the attribute of God. So may mga attribute ang God na kailangan nating i-categorize. And first we can classify God's attribute into methods. Okay, yung una rito, yung tinatawag na the incommunicable attribute of God. At ang pangalawa,
yung communicable attribute of God. So merong incommunicable, merong communicable attributes of God. So ang incommunicable attribute of God, ito yung mga attributes ng Diyos na hindi niya sineshare. Hindi niya sineshare ito or hindi niya communicate to others. Hindi alam. At ang isang mabibigay natin example dito sa incommunicable attribute of God, let's say God's eternity, no? So God has existed in all eternity, tayong mga tao hindi. Okay? So he is unchangeable. So hindi siya nagbabago. Ang tao nagbabago. Okay? He is omnipresent. He is everywhere. Pwede mangyari siya ganun. Everywhere he is present. Ang tao hindi pwede. He is only present in one place. So these attributes of God is not shared to his creation sa kanya, sa mga, lalo na sa mga tao. So there is naman na tinatawag natin na communicable attribute of God. Okay, so those God shares or communicate to others. Example, love. So God is love. Ang tao marunong din magmahal. Okay? So ang knowledge of God. So God has knowledge and we are able to have knowledge as well. So we can have mercy katulad ng God. We can have we can also apply justice katulad ng God. Although it is shared, there is no attribute of God that is completely communicable. Ang ibig kong sabihin, ang God, okay, let's say he is wise, but yung mga tao will never be infinitely wise like God. Okay? Sabi nga, katulad ng pagmamahal, ang love sa Diyos is unconditional. Ang tao, hindi niya kayang gawin yung unconditional love. So, yun yung sinasabi natin, hindi siya perfect. Hindi siya perfectly shared. Though it is communicable, na-share pero not perfectly shared. So, we can go into detail about this, okay, when we study the doctrines of God. Okay. So, if it is God's will, of course, kung subject natin. Now, ang pag-uusapan natin una ay yung tinatawag na omnipotence. Okay? Pag sinabi mong omnipotence, this is the power, the sovereignty. Okay? And this is God's character that is communicable attribute. Okay? And it means God is able to do all his holy will. Okay. So you have to tignan niyo mabuti, no, yung word, tandaan niyo mabuti, able to do all. And then I underline yung holy will. Okay. Kasi maaring ma-question niyo yan later, na titingnan natin kung masasagot na natin ng ating pag-aaral. So ang ibig sabihin ng omnipotence is all powerful. Okay? Omnipotent is from Latin word omni, which means all. So, okay, and potent means powerful. So ang ibig sabihin ng omnipotence is all powerful. And this is God's own power to do what he decided to do. So this is God's own power to do what he decided to do. So ibig sabihin, walang outside the forces or walang outside coherence na nagdidikta para gawin niya ang gusto niyang gawin. Okay. So Matthew chapter 19 verse 26, ang sabi dito, Matthew chapter 19 verse 26, with God, all things are possible. Okay, with God all things are possible.
Kung halimbawa, itatanong sa inyo, can God end COVID-19? Can God end COVID-19? Of course, God can end COVID-19. And can God end agony? Of course. Okay. So, how about kung gusto o loobin niya ma-extend ang COVID-19? Pwede bang mangyari? So, pwedeng mangyari ito. But the question is, meron bang hindi magagawa ang omnipotent God? Meron bang hindi magagawa ang omnipotent God from the descriptions or definition na sinabi ko? So I will give two persons na pwedeng mag-answer. Very quick lang. Meron bang gusto sumagot? Meron bang hindi magagawa ang omnipotent God? Yes. Yes, Pastor. Meron po, Pastor. Meron. Okay. So that's enough to answer, no? So God cannot sin. Tama 'yon. Wala merong hindi kayang gawin ang Diyos. Though sinabi ng ating text, with God all things are possible, or He is omnipotent, all powerful. Okay? There are some things that God cannot do. Ayan. So God cannot. Ano ba? Ayan. God cannot will or do anything that would deny His own character. Ang hindi niya pwedeng gawin, from definition, God's ability to do all His holy will. So yung holy will lang, yung nababagay lang sa kanyang character. So it is not absolutely everything that God is able to do. Okay? But everything that is consistent with His character. So yun lang ang kaya niyang ang pwede niyang gawin. Okay. For example, may mga sinasabi sa Bible, God cannot lie. Okay? God cannot deny himself. Or God cannot tempt no one or anyone, no? So hindi niya kayang gawin yung mga bagay na yon because it contradicts with His characters or attributes. So we can say then that it is not accurate to say that God can do everything, katulad ng sinabi sa scriptures. Kung may makikipag discussion sa inyo na ganon, kasi sometimes ito yung sinasabi nila, no? Hindi naman kaya na kasi ng Diyos na ano, so hindi niya kayang gawin. Yes, hindi niya kayang gawin kasi meron tayong answer. And the answer is, if it contradicts His character, hindi niya pwedeng gawin, no? Now, although God is infinite in power, ito yon, His use of that power is qualified by His other attributes. So hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay yan. So sama-sama yung attributes niya para ma-qualify or magawa niya yung all powerful na sinasabi niya, sinasabi natin. So just as all God's attributes qualify all His actions. So this is therefore another instance where yung mga misunderstanding ay nangyayari. If one attributes was isolated from the rest of God's character. So, lalo na they emphasize in disproportionate way. Okay. So, diyan nagkakaroon ng problema. Ina-isolate nila yung isang character ng Diyos, then i-evaluate nila ang Diyos doon. So, sasabihin nila, oh, kita nyo, hindi naman all-powerful ang God. Okay. So, God's exercise of power over His creation is also called God's sovereignty. Okay. So pag yung all power na sinasabi natin, ine-exercise na niya to His creation sa mga tao, ito yung tinatawag nating God's sovereignty. Okay?
So it is his exercise of rule as sovereign or as king over his creation. I hope wala pa tayong answer. And if you have answer, question. If you have question, you can already type on our chat box. Wala pa po, Pastor. Wala pang naggustong mag-question, ano? So, now, let me explain the sovereignty of God. These explanations, kinuha ko lang yan kay Dr. R.C. Sproul, sila ang pinakinggan ko sa YouTube, and you will understand what's the meaning of sovereignty of God. You can type sa YouTube, R.C. Sproul, sovereignty of God. Okay. So, all Christians agreed, pero meron lang kanya-kanyang understanding, no? Pero lahat ng Kristiyano, they agreed that God is sovereign. Hindi pwedeng ipagkaila ng isang Kristiyano kahit na anong denominations na sovereign ang God. I think not even Christians, even the other religions, they believe na sovereign ang God. So let's study the Westminster Confessions of Faith. Sabi dito, God from all eternity did by the most wise and holy counsel of his own will freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass. Okay? So let's concentrate dun sa sinasabing freely and unchangeably ordain whatsoever come to pass. So this statement, okay, ang ibig sabihin nito is that God is sovereign over anything that happened. Okay. So God can allow and God can prevent things to happen. Oh, that is the key word. He can allow and he can prevent things to happen. So anything in this world cannot happen apart from divine sovereignty. Oh, if something happened in this world, let's say by the power of man, or by the power of nature, or by the power of machine, God always has the power and authority to prevent it from happening. So sa tingin nyo ba, yung computer mag-e-exist kung ayaw ni God? So pwede niyang i-prevent na magkaroon ng computer or ma-invento ang computer. Okay? Though alam natin kung ano mga gamit ng computer ngayon, it can be bad or it can be good. So if God does not prevent it from happening naman, halimbawa hindi niya pinrevent ito na mangyari, no? Katulad nga ng computer, nag-exist ang computer. Let's say COVID-19. He can prevent COVID-19 to happen, but hindi niya ito prevent. Okay? Then what means, okay, or ang ibig sabihin nito, at least, ang ginawa ng Panginoon is God sovereignly choose to let this happen. Ayan. Okay, by not preventing, God sovereignly choose to let this happen. So, that doesn't mean pinayaagan niyang mangyari, natutuwa siya. Okay? Let's say there is evil things na nangyari, okay na sa kanya na natutuwa siya or he is in favor of it. Okay? So, in so allowing, dahil binayaan niyang mangyari, of course, not all the time, let's say yung mga evil things, he have also sometimes pinaprevent naman niya to. So let's say let's concentrate on evil things, na mga bagay na nangyayari, he is making a decision and he is making it sovereignly.
Ganun ang ibig sabihin natin na he ordains what comes to pass. Okay? Whatsoever comes to pass. So, he knows in advance naman kung ano ang magiging mangyayari, no? Kung i-prevent niya or hindi niya i-prevent, if he allow that to happen, he knows in advance what is going to happen. And if he decrees, no? Dinecrease niya that it shall happen, he is retaining his sovereignty over it. So, ganon ang tinasabi nating sovereignty. He has control sa lahat ng nangyayari. So, if things happen, imagine if things happen in this world outside of sovereignty of God, okay? Or outside sa for ordination ng God. So, if there's no sense in which God is ordaining whatsoever come to pass, then whatever point something happened outside the foreordination of God, it is therefore happening, sabi nga natin, outside siyempre sa sovereignty of God. Kasi nag-ordain siya, tapos hindi nangyari. So, what is the meaning of that? Okay? That God ordained or foreordained and did not come to pass. Ang ibig sabihin nito, ibig sabihin nito is God is not sovereign at all. And logically, someone is. Yung nakapag-prevent na mangyari ang inordain ng God. Ganun lang ang logic nun. So, nag-ordain ng God or nag-foreordain ng God at hindi ito nangyari. Bakit? Kasi merong mas powerful sa kanya. So, merong mas sovereign sa kanya. So, if God is not sovereign, then God is not God. Tama? Kasi hindi pala siya sovereign. Eh. Kasi ang definition natin sa Diyos, He is sovereign. And if He is not sovereign, then He is not God. And if the God you believe is not a sovereign God, then you really don't believe in God. Okay? Yun lang, ganun lang kasimple ang definitions. Kung hindi ka naniniwalang sovereign ang God, bottom line, hindi ka naniniwala sa Diyos. Okay? So this is the reason, ang sabi ni RC, Dr. RC Sproul, sabi niya, anyone who don't believe that God is sovereign in this way, yun niyang freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass, he is an atheist. Atheist siya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Bakit? Ganito yon. You may have theory of God, you may have theoretical theism, but bottom line, for all practical purposes, it's no difference from atheism. Hindi mo kinukonsider na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat because you are believing in God who is not sovereign. So, that's how simple Dr. R.C. Sproul explained the sovereignty of God. Ang keyword natin dito, katulad ng sabi ko nga, God can allow and God can prevent things to happen. Okay. And madadaanan natin yan when we talk about God's will. Ayan. So God can allow and God can prevent things to happen. This is the sovereignty of God. Now we will go in the will of God. I think meron ba tayong na-raise na questions bago na tayo pumunta sa will of God? Wala pa ako na-receive, Pastor. Okay, wala pa. Very good, no? Parang naiintindihan ng lahat. So, ano tong will of God? So, from the definition, God is able to do all His holy wills. Although God is infinite in power, His use of that power
is qualified by his other attributes, katulad ng sinabi natin, then God's will is that attributes of God, and this is communicable, whereby he approves and determines to bring about every action necessary for the existence and activity of himself and all creation. So that is God's will. So nag-i-involve na rito yung kanyang creation. So this definition indicates that God's will has to do with deciding and approving the things that God is and does. Okay? So it concerns mostly, no, yung God's choice of what to do and what not to do. Okay, that is God's will. So meron siyang choice of what to do and what not to do. Now, there is distinction in aspect of God's will. We will talk about three aspects of God's will. Pero may mga distinction muna tayong dapat malaman about this aspect of God's will. Okay? So, God is in the infinite greatness of His personality is able to will different things in different way. Parang tayo. No? Meron tayong mga bagay na napagdidesisyonan in different things and in different ways. Okay. So the Bible speak about the will of God in more than one way. So there's a lot of different ways. So when we hear about the will of God, it refers to the counsel of God or plan of God or desire of God. Okay, just to mention a few. Okay. Now, there is a necessary will and free will of God. So kailangan at least alam din natin ito, no? What is this necessary will and free will of God? So necessary will of God includes everything that he must will according to his own nature. Okay, that is necessary will of God. Example, he wills himself, no? So God eternally wills to be or want to be. So kung sabi nga niya, I am who I am or I will be what I will be. So that is necessary will of God. God cannot choose to be different than he is or to cease to exist. So yun yung necessary will of God. And what is free will of God? So free will of God includes all things that God decided to will but had no necessity to will according to his nature. So example, his decision to create the universe. No? Hindi kailangan ng according to his nature ang pag-create niya sa universe. Okay? So his act of redemption, another example of his free will. So ginawa niya to outside his nature, no, ng plano niya about redemption. So this is sample of the distinctions when we talk about God's will, no. Now there is also secret will and revealed will of God. So parang tayo, meron tayong mga sikreto, no? So even if our own experience, we know that we are able to will yung something secretly. So ang Diyos ganun din. And then only later, tasabihin natin kung ano yung will natin na to. Okay. Sometimes we tell others before the things na gusto natin gawin, no? Bago pa lang mangyari. So ang God meron din ganitong aspeto sa kanyang will, no?
Katulad ng sinasabi, ito yung ano natin, no? Ito yung madalas natin marinig sa Bible verse, Deuteronomy 29:29. Anong sabi? The secret things belongs to the Lord our God, but the things that is revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of His law. So that is secret will and revealed will. So may mga distinction na dapat ating tandaan bago natin pag-usapan yung aspect of God's will. Kasi itong mga bagay na to, i-a-apply natin sa aspect of God's will. Okay. At yun ang tutulang pag-uusapan natin. Okay. There are three aspects of God's will na dapat yung tandaan. Paano ba nangyayari itong, paano na i-a-apply, paano ang proseso ng Diyos, okay, sa kanyang, sa tinatawag nating God's will. No? Applying also the distinction. So meron siyang secret will, meron siyang revealed will, okay, i-apply natin siya dito. Meron ding necessary will, and there is also free will na ginagawa niya. So, the first aspect of God's will, ang tawag dito is yung decretive will of God. Okay. Ano yung decretive will of God? This is sometimes described as the sovereign efficacious will by which God brings to pass whatever He pleases to His divine decree. Whatever He pleases by his divine decree. So ibig sabihin, mangyayari ang kagustuhan ng Diyos. Okay. So kaya sinabi, sovereign efficacious will. At ito'y alinsunod sa kanyang divine decree. Okay. It was categorized hidden will of God. So pwede nating sabihin this is hidden will of God. And it involves God's decrees. So it is hidden, of course, because we are usually unaware of this aspect of God's will until what He has decreed takes place. Ayan. Example, yung pagdating ng ating Panginoon. Okay? Na-reveal ito completely sa New Testament na. Okay? Pero doon sa New Old Testament, paunti-unti itong nire-reveal, no, yung mga hidden decrees ng God, no, pero mangyayari ito at nangyari nga ang pagdating ng ating Panginoon. So it is hidden na na-reveal na, okay, na complete or nalaman na din natin. Okay. Another example of this may be seen in God's work of creation. So when God said, "Let there be light," so He issued a divine imperative. Nagkaroon ng liwanag. So He exercised His sovereign efficacious will. Ayan. It was impossible for the light not to appear. It appeared by the sheer necessity of consequence. So gusto niya, mangyayari. Ayan. So that is the decretive will. The decretive will can have no other effect, no other consequence than what God sovereignly command. So yun yung decretive will ng God. So He did not request the light to shine. Ang sabi niya, kailangan magkaroon ng liwanag. No, hindi niya ni-request ito. So nagkaroon nga ng liwanag, ng ilaw. So it was a matter of the authority and power like a king. No? Katulad ng isang hari. So let it be said, sabi. So let it be said, so let it be done. Ayan. Ang utos ng hari, hindi mababali. So no creature na ginawa ng Diyos enjoy this power of will. So ibig sabihin, no man's will is that efficacious. So men issue decree and then hope they will bring about their desired
na magkaroon ng effect. So God alone can decree with the necessity of consequence. So pag sinabi niya, mangyayari. So that is the decretive will of God. And we will may tatalakayin tayo rito na medyo magandang talakayin, importante. This is about our redemption. This is decretive will of God. Ayan. Yung mangyayari sa isang tao or no. Ayan. So yan yung tatalakayin natin. So kung if you have that questions, ipagpaliban nyo yan. We have another topic about that. Okay? So ito ay dinikri ng Diyos, mangyayari. But if it is about the salvations, okay, we have sovereign and salvations na pag-uusapan. We have another topic about that. Second aspect of God's will or pangalawang aspect ng God's will is yung tinatawag nating preceptive will of God. So yung preceptive will of God, okay, God relates to the revealed commandments of God's published law. Ayan. So, God precept, God's command, God's law, God's rules, God's guidelines. Meron siyang basihan ng kagustuhan niya. Okay? Example, when God commands us not to steal, okay, this decree does not carry with it the immediate necessity or consequence. Okay. So, when it was not possible for the lights to refuse to shine in creations, it is possible for us to refuse to obey this command. Okay? In a word, or in other words, we disobey God. So, we disobey His command. We disobey His precept. No, kaya tawag to preceptive will of God from the word precept. So we must be careful not to make too much of these distinctions. Okay? Ang ibig sabihin, we must not lull into thinking that the preceptive will of God is divorced from His decretive will. Hindi ito magkahiwalay, no? Ito ang gusto ng Diyos. Parang ganun lang kasimple. Kaya lang, yung decretive will, obligado, kailangan mangyari. Yung preceptive will, okay, nadi-disobey natin. Pwede nating ma-bypass. Ayan. It is not as though the preceptive will has no effect or no necessity of consequence. Okay. Hindi ito magkahiwalay sa decretive will. Ito ang kagustuhan ng Diyos. So, we may have the power to disobey the precept. We do not have the power to disobey it with impunity. So, ibig sabihin, hindi ito exemption sa kung ano man ang kalalabasan ng pag-disobey mo. Nor can we annul or disregard. Hindi, okay lang yan. Nakagawa ako ng kasalanan. Okay lang yan. Nag-steal ako. No. Okay? So, His law remains intact whenever we disobey it or disobey it. Okay, whenever we obey it or disobey it. Okay? So, it will remain intact. Parang yung decretive will of God. No? Same with the preceptive will of God, hindi mababali yun. Okay? Or hindi mababago. Yun pa rin yun. So, kaya yung mga law noon at saka law ngayon, walang nabago dyan. Okay? Kung ano yung ayaw niya noon, ganun pa rin ngayon. Ayaw pa rin niya ngayon. Okay? So, even this law cannot ultimately be frustrated. So, there will come a time when no one will steal. No? Let's say yung pinag-usapan niya natin, thou shall not steal. Yun ang gusto ng Diyos. So, there is a time na mangyayari yung gusto niya, na wala na talaga magnanakaw. So the sinner in hell will be forcibly restrained from stealing. Hindi na sila gagawa ng pagnanakaw doon. Nasa impyerno sila. Of course, the same
the same is true with the saints in heaven. So in the glorified state of perfected sanctification, we will be totally disinclined. Maano na tayo sa pagnanakaw. So wala na magnanakaw. So kaya nga sabi ko hindi ito hiwalay or hindi ito kaiba sa decretive will of God. And we can see all of this God's will, the prescriptive will ng God sa na na-reveal, no? Na-reveal sa Bible. So kaya ito yung tinatawag din nating revealed will of God. Ayan, revealed will of God. So yung mga inutos niya doon, yung mga command niya, yung mga rules niya, yung mga guide niya, the prescriptive will of God is what God want us to do. Ayan. Naka-reveal na ito sa atin. In one sense, the prescriptive will is part of the decretive will. Ayan. God sovereignly and efficaciously decree that His law be established. Mangyayari na matatapos na lahat ng ano ay susunod sa kanyang kalooban. Okay, magkakaroon ng kaganapan yan. So it is established and nothing can de-establish yung mga batas niya, yung mga gusto niya. So His law exists as surely as the light kung paano niya kinuman, okay, yung let there be light. So it was decreed, efficacious na nangyari because of His divine decree. Same is true sa preceptive will of God. But for now, we can disobey that law. Na-disobey natin ang ano niya, ang preceptive will ng God. Pero ito talaga ang gusto niya. Ito ang gusto niyang mangyari. Thou shall not steal, love your neighbor, ayan, love one another. Yan ang mga gusto na mangyari ng ating Panginoon. Okay, then the last one. Okay. The last one is the permissive will of God. Okay. Yet, sabi nga natin, we still observe, we need to observe the acute difference between yung decretive will of God and the prescriptive will of God. Ang question is, bakit nga natin nadi-disobey yung prescriptive will of God? Or bakit nangyayari ito? If He is sovereign, bakit hindi na lang mangyari na sinusunod natin siya? Okay. So, a common way to resolve this challenge is by appeal to a distinction between sovereign will of God and His permissive will. Okay? So ano bang distinction sa gitna nito? So in ordinary language, the term permission suggests some sort of positive sanction. So yun ang ano, yun ang madali kung gusto nating intindihin ang permissive will, yung term na permission na lang, okay? Pinayagan niya, but this is some sort of positive sanction. To say that God allows or permit evil, it does not mean that He sanctioned it in the sense that He grant approval to it. Medyo malabo, ano? So, sinanction niya, pero hindi niya sinabing approve siya, aprobado. No? Parang, kumbaga, He allowed that to happen. Ganun lang kasimple. Pinabayaan niya mangyari. And later, we will learn kung paano ito nangyari. No? So, it is easy to discern that God never permits sin. Mas madali pang i-explain. That God never permits sin in a sense that He sanctioned it in His creatures. So, what is usually meant by divine permissions is that God simply let it happen. Okay.
God simply let it happen. So, sorry. So, saan pa yun? God does not, what usually meant by divine permission is that God, okay, so, if we are in any way, katulad halimbawa, to speak to God's permission will, no, we must be very careful to notice not only the word permissive ang titignan natin, but also the word will. Dapat lagi magkasama yan. Hindi lang permissive, permission of God, but the permissive or permission will of God or permissive will of God. So we must be careful na hindi natin pinaghihiwalay itong dalawang words na to. So whatever God whatever God's permit, He sovereignly and efficaciously will to permit. Nanggaling din sa kanyang all power sovereign attribute. So example nito, let's say if I have a choice to sin or not to sin, okay, God also has a choice in the matter. Kung sa tingin mo ikaw na tao, merong pwede akong magkasala, pwede akong hindi magkasala. So ang Diyos meron din ganon. Example, I want to rob a bank. Okay? So may choice ako. Pwede kong ituloy na i-rob ang bank or pwede namang hindi. Okay? And kung gusto kong ituloy, okay, God can allow or God can prevent. Ganon kasimple yung permissive will of God. I hope na intindihan natin. As long as no, yung resulta nito, ito yung gustong mangyari ng Diyos. Let's say the life of Joseph. Ayan. Si Joseph, alam natin kung ano naging buhay niya, no? Tinapon siya ng kanyang mga kapatid at binenta. At sinabing patay na. And then, we know what happened. No? He became the ruler of Egypt that saved many Israel, Jew or Israelites during his time. Okay? Nagkaroon ng famine na saved because he is ruler of the Egypt. Okay? Then, after that, napunta sila sa naging slave sila. God allowed that to happen. Okay. So He will not permit things na mangyayari sa isang tao without His perfect providential plan. Ayan. Okay. So, ang sabi ni Augustine, okay, about the permissive will, this is how he addressed the problem this way. Okay, and we will end in here. Man, sometimes with a good will, wishes something which God does not will. Okay, example, when a good son wishes his father to live, while God wishes him to die. Mamamatay yung father. Ang intention ng bata, gusto niya mamatay ang tatay niya, pero ang gusto ng Diyos, mamatay ang tatay niya. So again, it may happen that man with a bad will wishes what God wills righteously. Okay? So we wish na ito pala yung gusto ng Diyos. No? So as when a bad son wishes his father to die, God also wills it na mamatay yung father niya. For that for the things with God's rightly will, he accomplished by the evil wills of bad men. That's the permissive will of God. Okay? At may mga bagay na ginagawa tayo na hindi naman masama. Let's say when we choose I want to become an engineer or nurse, and when I look to the precept, rules, guidelines ni God, wala naman binaviolate yung parehong gusto kong kuning kurso,
So, ano ang will of God para sa akin? Okay? We are still seeking God's counsel because we have two choices. Wala namang problema doon. No, we did not violate anything. But if God has a plan for you, gagawin niya ang gusto niya sa buhay mo. That's how simple permissive will be. Okay? So, that will end our topic, God's will, under the subject of sovereignty of God. Is there any questions? Or wala gusto niyo pag- receive, Pastor. May aka-receive lang po ako ng suggestions. Hindi ko po babasa yung name niya. Ang suggest po niya, supporting verse daw po para sa mga nag-take notes. So, okay. So later I will every topic po. More supporting verses, yeah. But I cannot open, hindi natin pwede kasi i-open yung Bible because yeah, you know, pag in-open natin it will take times. Kaya sabi ko nga, you can take notes and later you can study. Okay, later I will include all the supporting verses. Thank you, Pastor. Thank you very much. Okay, what else? Yun lang po, kayo. Pastor. Sa ASAP na wala po ako na-receive na question. So, naging maliwanag ba? Or mabilis magsalita? Mabilis ako magsalita? Kasi kailangan eh. No, we only have 1 hour to finish. So we still have 10 minutes. Anything na gusto nyong pag-usapan about sovereignty of God in accordance to His will? Naging maliwanag ba yung decretive will, permissive will, preceptive will of God? So ganyan niya ina-apply ang kagustuhan niya, yung pagiging sovereign niya. Ganyan niya ina-apply sa tao. Okay? So walang question. Ang very good yung mga estudyante ko ah. Wala naman po. Basta lang po magtatanong question. Ano lang po comment ng mga estudyante ko? Ha? Si Pastor Edmer po. Ah, Pastor Edmer. Pastor Ray, hindi naman po question, comment lang po. Kasi siguro, yun nga po, time limited, kaya medyo hindi natin mababaran. Pwede po kayang i-share yung PowerPoint sa kanila after each and every session para po makapag-review din sila and then kahit po sila makapag-aral din at malapatan nila ng respective Bible verse kung saan po pwedeng makuha yun. As a guideline na rin sige po. Sige po, i-convert ko siguro ng i-convert ko ng PDF or I will give all my notes also na pwede nilang i-scan or mapag-aralan. I would suggest, Pastor, yung PowerPoint po kasi yung notes para po sila din po ang maghanap ng notes nila. Para kung may questionnaires po sila, bumalik po sila sa mga elders. Sige po. Ano ko po yung ano? Yung PowerPoints. I-convert ko lang ng PDF para dire-diretso. Tama ba? Thanks tama po. No? PDF dapat? Or yung PowerPoints? Opo, para po medyo magaan. Mababa yung ano, no? Opo. Mababa yung pan. So, any questions about omnipotent sovereign? Pastor Ray? Po. Good evening po. Apa? Sino po to? Ayun nga, sir. Sirap po, Pastor. Sirap. Tayo po. Aral! Yan, hingi lang po ako ng ano, supporting verse kasi may kausap ako last time eh. Yan, tinanong niya ako, ewan ko kung anong religion niya, baka po INC yun. Ano pong supporting verse po sa anong ano sa anong sinabi ko? Na wala po yata. Pwede niyo po i-type para ma-relay. And bigay na Chappie po eh. Opo, Chappie.
If mabuti daw po kasi okay pa. Ay, naging choppy ka, Kuya Ralph. Brother Ralph, pwede mo i-type yung ano, yung kwan mo. Yung gusto mong hingin, anong kwan, anong reference verse. Hanapan ka namin. No? Mapagtutulong-tulungan natin din yan kung ano yung reference verse na ano. Nabasa ko yung comment ni yung questions ni Rob. Eh ano ko na lang po ang questions po niya, kung mabuti daw po ang Diyos, bakit daw po pinipermit yung mga masasama? Ayun. Ayun nga yung sinabi natin. At ang supporting verse sa pertaining to dun sa question. Yung supporting verse ng pag-permit niya. Okay? So kung hihinto ka lang kasi doon sa ano no, sa bakit mabuti ang Diyos? Kung ihinto ka lang doon sa nangyari, sa particular na nangyari sa isang tao, let's say, ang buhay ni Joseph, bakit siya binenta? Bakit inalaw ng Diyos na mahiwalay siya kay Jacob, maibenta siya, at maging slave siya sa Egypt, kay Putipar? At bakit inalaw ng Diyos, okay, kung ihinto lang tayo doon, ha? Kung bakit inalaw ng Diyos na si Joseph makulong dahil sa kalokohan ni ng asawa ni Putipar. At bakit inalaw ng Diyos, okay, na si Joseph maging ruler ng Egypt na naging maganda naman. Okay? So, pag naghihinto lang tayo sa isang stage or sa pangit na nangyari sa isang tao, okay, that is a good reference, ano? Bakit inalaw ng Diyos? Okay? Kasi ang plano ng tao, ng God, is maganda para sa isang bansang Israel. Okay? And because of that robe na binigay ni Jacob kay Joseph, nagselos ang kanyang mga kapatid na naginip si Joseph na magbabaw sila sa yung mga kapatid niya babaw sa kanya at ginawa, pinagkaisahan siya, ipinenta siya hanggang maging slave siya. Naging slave siya, nakulong siya. Okay? Hanggang siya naging ruler siya. Okay? Na nasave niya in the time of famine, ang plano ng Diyos, isesave niya ang Israel because of Joseph. Hindi makakarating si Joseph sa Egypt because of, kung hindi dahil doon. Okay? Or kung hindi man doon, let's say, ako, kung mag-iisip ako, kung hindi man nangyari, mangyayari pa rin na si Joseph mapunta ng Egypt. Okay? Maging maganda or mali. Kaya nga sinabi natin, sa permissive will of God, una, ang preceptive will of God na apply doon sa mga kapatid ni Joseph. Binayolate nila ang kagustuhan ng Diyos. That's a revealed will. Ayaw ng Diyos yung gagawin nila. Pero inalaw niya. Bakit? Meron siyang magandang plano. No? Kaya nga dito, this is how Augustine addressed the problem. Sabi niya, may magandang plano, meron tayong magandang plano, okay? Pero hindi maganda para sa Diyos. Hindi niya iaalaw yan. Okay? At meron naman tayong pangit na plano, okay? Pero para sa Diyos, ang kalalabasan nito is righteous. Okay? Maganda. So iaallow niya 'yan. And I will give you the verse, no? Maganda 'yun. 'Yun yung istorya, laging 'yun ang nakikita ko eh when they are talking about the prescriptive will, permissive will of God, they are talking about the life of Joseph. So nasa Genesis siya actually. Sabihin mo, bakit inalaw 'to? Kung babasahin mo ang kabuuan, ito yung nangyari. Bakit inalaw ng Diyos na mamatay si Kristo sa krus? Hindi ba pwedeng iba na lang? Hindi ba pwedeng iba ang mangyari? Okay?
Kasi may magandang plano ang Diyos para sa tao. So yun yung ano, this is how. Kaya sabi nga natin, hindi mo pwedeng pagbukod-bukod din eh, yung attributes ng God and character of God para makita mo yung buong konsepto ng sovereignty of God and His will. His sovereign will para sa atin. Kung meron pong question, merong nasagot yung ibang mga elders, pwede din naman sumagot. Pastor, meron po ako nilagay na verse sa chat group. Proverbs 16 verse 4. Pakibasa na lang po ng mga ano. Paano ba yung... Paano ba yung Proverbs 16:4? Ayan. Paano ba yung chat room? Ba't hindi lumalabas sa akin? Proverbs 16:4 daw po. Ibasa na nga po para marinig namin. Hindi po lumalabas sa akin yung ano eh. Yung ano. Yung panel. Ah, dito. I-click mo, Pastor, sa ano, participants. Nandito na pala. Hindi, nandito pala sa isang ano, sa... Ayan, napunta sa ano. So, Proverbs 16:4. Okay. The Lord has a plan for everything. In His plan, the wicked will be destroyed. Okay. Yeah. Okay, maganda to. Pero yung ano niya kasi is ano eh. Yung question, Ralph, ang gusto mong malaman, ano, no? Bakit yung ano, yung pangit na nangyayari, ina-alaw ni God. Opo, kung good daw po si God, why evil exists? God permits evil even because God has a purpose. Yan yung gusto niyang ano, Proverbs 16:4 ang sagot, no? Okay, yun yung sagot nila, no? So, the Lord has a plan for everything. So, in His plan, the wicked will be destroyed. So, yeah. Okay. So ito, maganda rin tong verse na to. And yun nga, yung sinabi nga natin, no? If we apply the permissive will of God, the permissive will of God, though He is sovereign, He can allow or He can pwede niyang i-prevent or allow na mangyari yung isang bagay. If it happens, no, kung evil siya and it happens, it is because of His righteous plan din naman. So ito yun niya sabi sa Proverbs 16:4, no? Ito yung sinasabi sa Proverbs 16:4. And bibigyan pa kita ng maraming ano supporting verse. Just let me ano. Minsan kasi nakakalimutan ko talaga. Malilimutin ako eh. Okay? Pastor, follow-up questions din sa questions ni Bro Ralph. Let's say nagbigay tayo ng scriptural dun sa taong kausap niya, hindi po siya naniniwala sa scriptures. How are we going to address those questions? That question. Well, I always have an answer about the understanding the scripture. Pag hindi siya naniwala, isa lang naman talaga kasi ang dahilan nun. He can understand things about God. Kasi, he don't have the spirit na mag-explain sa kanya ng things about God. So, hindi niya talaga paniniwalaan yan. So, in that case, we are not here to sabi nga, makipag-away. So, we are here to have peace and love them. So, we are here to share and witness the gospel. Pag hindi nila tinanggap, hindi naman natin trabahong tanggapin nila yung gospel. Ang trabaho natin i-share ang gospel. Ang trabaho ng Holy Spirit
patanggapin yung nakarinig. Trabaho ng Holy Spirit yon. And in regards sa, di ba sa 1 Corinthians, I think that is in the 1 Corinthians. Ang nakakaintindi lang ng mga bagay patungkol sa Diyos ay yung taong may banal na Espiritu Santo. Kasi ang banal na Espiritu Santo ang magpapaintindi sa atin na ang lahat ng patungkol sa Diyos. Ang nakasulat sa Bible is patungkol sa Diyos. Ito yung Word of God. So hindi niya maintindihan talaga ang Word of God unless he has the Spirit. So yun yung mga bagay na yun. I agree po dun, Pastor. Pero meron, what about using philosophy or reason or argument to prove that question? Pwede po ba yun? Para lang maintindihan niya yung kanyang question without biblical supporting verse. Kasi nga, even yung person, hindi siya naniniwala sa scriptures. Pwede ba tayong pag-communicate using other philosophy or reason para lang makakonect tayo dun sa tao na yun. In something like layman's term para maunawaan niya yung kanyang questions. Well, sometimes I use logic. No? Yun nga yung sinasabi ko. Kung hindi niya maintindihan, kung meron logical explanation tayo, yun nga, katulad nung how Dr. R.C. Sproul explained, no, the statement of faith ng Westminster. No? Actually, ganun lang kasimple. Paano niya sinabi na kung hindi ka naniniwala ang sovereign ng God, you are an atheist. Kahit nasabihin mong you have the theory, you have everything about God, no? Kung hindi ka naniniwala ang he is sovereign, hindi ka naniniwala sa Diyos. Actually, Pastor, just to make it clear, I think yung questions po is not about sovereignty. I think yung questions po na if God is good, why he permits evil, is a moral questions po yun sa God, not necessarily sovereignty. I think it's a moral questions kay God pertaining to sa question. Kasi sabi po ng questions, kung mabuti ang Diyos, bakit niya pinapayagan ng evil. So it seems like yung question is pertaining to the moral character of God, mm-hmm. not necessarily to his sovereignty. Mm-hmm. So paano po ba natin yung ganun i-address or i-explain? Kung hindi kasi talaga siya maniniwala sa Bible, no? Sa sinasabi ng Bible, logically, talagang babalik at babalik tayo sa ano eh, sovereignty na inalaw lang niya itong mangyari dahil meron siyang good purpose. Doon talaga tayo babalik eh, kahit pagbalibalik na rin. Kasi hindi naman niya iaalaw ito kung wala siyang magandang reason. Kasi iba-violate niya yung character niya, yun nga yung moral character of him, no? Hindi kaya nga sinabi natin hindi dahil sa inalaw niya gusto niyang or happy siya sa resulta. So number one, katulad nung kay Joseph sa brothers niya, they violate the preceptive will of God. Okay, binayolate nila. Pero bakit inalaw ng Panginoon yung kalokohang gagawin nila kay Joseph? Parang ganon. So, hindi ibig sabihin na inalaw niya yung ginawa ng mga kapatid niya kay Joseph ay nagustuhan niya. Ibig sabihin, happy siya sa nangyari kay Joseph. Parang ganon. Hindi naging happy ang Panginoon, ang Diyos, na mapako ang anak niya sa krus. Parang yun kung questionin mo yung moral character ng God, hindi naman siya naging hindi siya sang-ayon. Pero inalaw niyang mangyari.
kasi alam na rin niya ang mangyayari because of his all-knowing God. He is all-knowing God. Alam na rin niya yung mangyayari. So he will allow. Kung may answer yung iba, they can answer also, no? And this is 10 o'clock na kung ano. Sige po, Pastor Marlo, pakidagdagan mo. Ang tanong kasi kung bakit inaallow pa ni Lord sa kuan no na magkaroon sila ng mga sufferings. Yun ba yung pagkakaintindi ko? Hindi lamang po ordinary suffering but evil things na mangyari. Okay. If this person who is asking is hindi naniniwala sa pinapakita mong Bible verse, parang ganon. Yun yung added question eh. No, yung unang question, if we have Bible verse, no? Meron mga naglalabasan na rito mga Bible verse na nag-sineshare. Yung pangalawang questions, bakit, paano daw kung hindi naman pastor naniniwala yung tao na nagtatanong kung bakit inaalaw ng God na mangyari ang evil things sa isang tao? Tama, no, kuya? Not the question now. Opo, Pastor. If God is good, why He permits evil? Oo. If God is good, why He permits evil to happen? Knowing na yung tao nagtatanong is hindi naniniwala sa scripture. Maganda question din yun. Akin lang naman po yung Pastor. Something like that. Kasi madali po, actually napakadaming supporting verse to tell that person. The thing is, if that person nga tulad ng sabi niyo is not wala pa siyang Holy Spirit sa kanya to understand scriptural things, hindi po niya yun maintindihan, di ba po? So it doesn't make sense kung mag-quotes po tayo ng scripture sa kanya. But I think the best ang questions ko, how we going to connect to that kind of person para ma-address yung ganung questions niya. Actually, Brad, unang-una, habang nandito pa tayo sa lupa or dito sa mundo, ang ruler dito is evil. At tayo po ay nahiwalay lamang dahil sa grace ng Panginoon through His death in the cross. So unang-una, kung babasahin ninyo sa 1 Peter, at alam natin na si Peter ay really yung talagang change siya, no? And he even die na patiwarik at the cross, no? Because kung babasahin po natin ang 1 Peter chapter 5, simulan natin sa verse 6 hanggang verse 10, makikita natin dito that ang pamagat dyan is submit to God, this is the devil. So habang nandito tayo sa mundo, mga kapatid, ang evil is there. At alam natin na nagrurule sa world is ang kalaban. Kung titingnan ninyo bakit siya ay ang tanong is napakabait niya or ano ba yung kwan niya, tapos bakit pinipermit ng Panginoon? In the first place, my purpose. My purpose ang Panginoon kung anuman yung mga circumstances na nangyayari sa atin. Kung titingnan natin, sabi nga niya sa verse 1 Peter chapter 5 verse 10, after you have suffered for a while, the God of all grace who called you to his will eternal glory in Christ will himself perfect, confirm, strengthen and establish you. So means to say, yung mga taong na pag question nila na bakit pinipermit, means to say wala, hindi nila alam ang plano ng Diyos. At kung sasabihin natin na paano natin iikuan kung hindi sila naniniwala si Biblia, mga kapatid, ipag-pray na lang natin yan sila. Dahil habang hindi sila nakakakilala sa Panginoon, sila po ay bulag. Hindi mabubuksan ang kanilang karunungan, ang kanilang pag-iintindi habang wala pang Kristo sa buhay nila.
So kahit pa man natin, kaya nga sinasabi natin that there is at the beginning of the foundation of the world, mayroon ng pinili ang Diyos. Baka yung kausap mo ay hindi pa talaga siya pinili at that time. So kahit anong gawin natin na pag-explain sa kanila, pag hindi sila nakakaintindi, dahil alam naman natin nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi naman din tayo nakakaintindi. Kahit anong sabi ng kon, minsan tumatago pa nga tayo pag sabi na mag-Bible study sa inyo, umaalis pa nga tayo, di ba? Yan ang nature ng tao. Kasi nasa kasalanan pa po sila. So kung ang tanong ninyo na paano natin sila i-win, mga kapatid, ipag-pray natin sila na ma-open ang kanilang mga puso't isipan. And this is what they need to do. At tayo bilang mga anak ng Diyos, we need to continue in preaching the gospel. Hindi man sila makinig o makinig man sila, this is our role because tayo ay ganito ni noon. Hindi din tayo nakikinig. But somehow, with God's intervening plan, He opens our heart and our minds and our soul. Kaya tumanggap tayo sa Panginoon, di ba? And when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, doon na natin nakita ang sovereignty ng ating Panginoon. And this sovereignty, dito ngayon makikita natin ang pinag-aralan natin. Now, mayroon mga circumstances in life na will ng Panginoon. Means to say, mayroon din circumstances na hindi yun will ng Panginoon para sa atin. Bakit? Kasi hindi siya ang nag-glorify. So yun po, huwag po tayong mapaghinaan kung may mga ganyang mga klaseng tao na hindi naniniwala sa salita ng Panginoon dahil wala po tayong kakayanan na i-twist ang kanilang mga isip, ang kanilang mga puso. But we need to pray for them. And then such time, in God's perfect timing, doon mo sila balikan ulit. And they will see that all the things that we have shared to them is truly the word of the Lord. Yun lang po. So ang Bible verse na masasabi ko kay Rap 1 Peter chapter 5 verse 6 to 10. Pwede mo siyang i-share yan sa hindi yung yung sinasabi nila na bakit ganun tayo pa bakit hindi po. Pwede po mo dagdag? Yes po. Bro Rap, kung hindi po siya naniniwala sa Bible, itanong niyo po kung bakit. At doon niyo matitire at doon kayo magkukuha na kung paano mo may papasok yung gospel. Yun lang po. Sige. Thank you. Pwede magdagdag, Pastor. Kasi mahirap talaga pong makipag-diskusyon nila lalo na sa mga tao na hindi talaga yung sarado yung isip nila. I mean, let's point to Christ. Tingnan niyo yung nangyari sa crucifixion niya. No, yung dalawang katabi niya na mga criminal kahit na even doon sa point ng death ni Christ, yung isa nakikita niya kasi yung love ni Christ eh. Nakikita niya yung ginawa ni Christ eh. Alam niya na walang ginawa si Christ, pero yet siya nakapako doon sa cross. Now, yung actions mismo, halimbawa, tayo po, yung actions mismo natin, yung buhay na nakikita nila sa atin, maaring yun yung maging sagot eh. Yun yung maging sagot na, siguro totoo nga si Christ sa buhay niya. At totoo nga si Christ, nakikita ko sa buhay niya. So, maaring hindi po natin sila ma-win sa pagdidebate, no? Yung ganto verse, ganto ganyan verse, pero hindi naman nila nakikita yung love sa buhay mo, then useless din talaga yung sasabihin mo kasi hindi naman nakikita. The best thing is to prepare yourself, alam mo rin yung mga verses, and then siguro po mas maganda nakikita rin doon sa buhay mo
At yung kausap mo, nakikita niya rin sa buhay mo. So, I mean, si Christ kasi ganun eh. Yung example ni Christ is, wala silang makitang mali kay Christ eh. So, yun yung, kahit hindi nagsalita si Christ doon, di ba? Sinabi niya lang, tetelestai, it is finished. Sabi niya lang, I am thirsty. Pero, yung criminal na una nagmamak sa kanya, now, naniwala na sa kanya. So, your actions can also help save that person. Yung buhay mo, yung righteousness na nakikita sa buhay mo, yun po yung isang bagay na maaaring mag-save dun sa tao. Yun lang po din sa akin. Okay na, Pastor. Back to you na po. Actually, yung dinagdag ko lang kanina yung ano, yung kaninang questions ko, how yeah. are we going to address that question if someone doesn't believe in the scriptures? Pero yeah. si Ralph po ay naghihingi ng scriptural basis regarding dun po sa tanong niya. So, I suppose that person na kausap niya is a Bible believer din po. Naghihingi lang po siya ng explanation using scriptures patungkol po sa questions niya. So, yun po. Actually, baka, ano nga po, baka honest questions po yun ng tao, not necessarily to debate. Talaga naguguluhan lang talaga siya, hindi niya makomprehend yung ganong ideal, ganong concept. Kaya nagtatanong siya siguro kay Bro Ralph. And then that person asking for scriptural support. Pwede natin din siyang tingnan na ganon. Yun po, no? Pwede kung, pwede ako sumagot. Siguro kay Brother Ralph. Hello? Sige lang po, sige lang po. Opa. Siguro, meron kasing verse dito sa Matthew chapter 5, verse 45, no? Isang magandang bagay ito, kung babasahin natin, para makaunawa siya. Okay, gusto mo bang basahin, Brother Ruel? O ako na yung magbabasa. Dito sa Matthew chapter 5 verse 45, no, sa Tagalog ko na lang babasahin. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting bayan, kayamanan ay kumukuha sa mabuting bagay. Ang masama na tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masamang bagay. Ibig sabihin, parang out of goodwill, lumalabas yung gayong bagay. Pero dito may sinabi naman, sa siguro yun yung tanong sa pangalawa, tanong sa una, ito. Ang sabi rito sa Matthew chapter 5, verse 45, ang sabi rito, upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na sa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at mabuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ibig sabihin, kung nangyari man yung bakit masama, inaalaw ng Diyos, kasi ganun kabuti ang Diyos eh, pang mabuti at masama, pinapayagan niya yung lahat ng bagay para wala kang wala kang sasabihin niya ikakatwira sa Diyos. Oh, Panginoon, sila pinayagan mo ako, hindi, parang gano'n, no? Ibig sabihin, pero na pero ang Diyos sa mga ganong bagay. No, kaya sabi niya, pinasisikat niya ang araw sa mabuti at masama. Kumbaga, wala siyang kinikilingan. Parang unbalanced ba? Ikaw medyo 80%, ikaw 20%. Walang ganun eh. Ibig sabihin, parehas na parehas siya tumingin sa mga tao. Ibig sabihin, kung makagawa ka ng mali, nasa'yo yan. Ikaw bahala dyan. Parang ganon. Hindi kita kahadlangan sa gusto mong mangyari. Kaya nga yung permissive will of God, no? Hindi ko sasaklawan yung gusto mong mangyari. Ganon si paggagawa ka ng mabuti, hindi ka rin sasaklawan na hindi gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, ganun kaparehas ng Diyos, ganun siya kapatas. Ilan po mga kapatid?
Thank you, bro. Bro Jojo. Pastor Ray. Time check lang po. 10:23 na po. 10:23 na. Actually, yung iba na gusto rin ng ano, gusto na magpahinga, okay naman na. Okay naman na magpahinga. So, yun nga. Talagang babalik ka pa rin sa, ano eh, sa magandang plano ng Diyos. Eh. Ngayon, kung di mo maintindihan na may magandang plano ang Diyos, katulad ng pagkaka-explain kanina, okay? Our desire, yun lagi ko din sinasabi, our desire inclined to evil things. Okay? Yan ang desire ng tao. Na in-explain din ni Pastor Marlo, our desire inclines to evil things. Huwag nating isisi sa Diyos yung ginagawa nating evil things. Ganyan. Ang ginawa lang niya, hindi niya pre-repent na gawin mo. Pero, kung ito'y may ikabubuti sa plano niya, pwede niyang i-prevent, pwede niyang i-allow. Let's say, papatay mo isang Kristiyano, hindi makakabuti ito doon sa isang Kristiyano, pwede niyang i-prevent yung evil things na gagawin ng tao na to. Pero yung paggawa ng evil things, ito yung nature na ng tao. Huwag nating isisi sa Diyos. Ang gagawin lang ng Diyos is i-allow niya or hindi niya i-allow. Parang ganon. Kung hindi... Tayo kasi, ang naiintindihan na natin, may magandang plano ang Diyos. Pagkakaintindi natin sa scripture, may magandang plano ang Diyos. Ngayon, kung hindi maintindihan yon ng sinesheran nyo, pwede mong talakayin about sin. Gaano kasama ang tao. Ang paggawa ba ng kasalanan ng tao, dapat nating isisi sa Diyos? Hindi. So, dinisire mong gawin yon, ang kaya ang gagawin lang ng Diyos, i-allow ba niya or hindi yung gagawin mo. Kung makakasakit ito para sa iba at magiging makakasama para sa iba, then pwede niyang i-prevent, pwede niyang i-allow. Ganun lang. So naka-incline tayo talaga. Naka-incline ng tao sa old nature or the sinful nature na bakit kaya natin gawin yung mga evil things. Heinous things, heinous crimes. Ng mga 'yan. Okay? So yung pong ano, salamat po doon sa ano, let us pray muna siguro. Let us close in prayer. Sino ba ang pwede nating hilingan? Ikaw na, admin. Brother Roel, ikaw na mag-close ng prayer. Pray na po tayo. Lord, maraming salamat po sa very fruitful at informative na aming theology tonight, oh Lord. Thank you po, Lord, sa buhay ni Pastor, sa kanyang knowledge. Hindi po ito mangyayari by your grace and mercy, oh Lord. Diyada lang din namin, Lord, at pinagpapasalamat namin ang very successful na theology ngayon. Marami pong attendees. Marami pong may interest sa inyong salita, O Lord. Dalangin ko po, dalangin po namin na ito po magpatuloy sa aming mga sarili. I-convict po kami, Lord, at uuhawin niyo po kami ng inyong mga salita. Diadalang din namin, Lord, kasabay ng aming uhaw is yung applications namin, Lord. We ask for the grace and mercy na mai-apply namin to sa aming mga buhay. Nang sa ganun mag-glorify namin kayo, O Lord. Again, thank you for the successful night ng aming theology. Thank you rin po sa mga buhay ng mga participants tonight, O Lord. Lahat dadalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Brother Ruel. Salamat po sa mga nandito. Amen po. Salamat po sa mga buhay. Amen po. God bless sa lahat. God bless po sa inyo. God bless to all. God bless po sa lahat. Magpa-picture pa po ba? For documentation. Yeah, nag-send na ako ng ano, nag-send na ako ng sa Deacons
Mag-invite pa tayo ng maraming attendees para mas maganda. So you can distribute that, no? Yung ano. Thank you. Yung PDF files. Saka PDF files na yun. Right. Salamat po, Pastor. Salamat po, Tere. Thank you po. Good evening po sa inyo. Thank you po, mga Pastor. Good night po sa lahat. Salamat na po, Pastor. Nalamabait natin, Pastor. Ingat po dyan. Hindi po. Ito, Wenny. Ingat po, Ninang Wenny. Ito, Wenny. Salamat po. God bless everyone. Thank you. Salamat po. Pauli, nandito na ako sa TV. Artista na ako. Good night all. Gabi po sa lahat. Artista na ako. Artista na ako. Another rap. Kwentuhan tayo. Artista na po. Ba't bumabagsak yung general? Kaya siguro po nakadata lang yun. Yung audio niya, oh, yung audio niya bumabagsak eh. Brother Rosen from Ajman. Hello, Brother Rosen. Hello, how are you? Kuya Jonathan, isa po. Jonathan, God bless. Good night po. Brother Randy. Hello. Hey po, God bless. Isa po sa inyo lahat. Isa po. Good night po. Bye po, bye bye. God bless. Good night. Wala po, wala po pakain. You read your assignment, no? Sovereignty and salvation. Redemption. Fasting muna, fasting. Ha? Fasting muna, wala muna kainan. You can read that, no? You can have advance, ano? Ano naman eh, sometimes nanonood din lang ako ng YouTube, the explanations of this, ano, R.C. Sproul, MacArthur, John Piper, marami, si Peter. Si Steve Lawson, yan, mga maganda pong pakinggan yan, si R.C. Sproul. Bye-bye. And MacArthur. So you can have an, ano, advance, ano. Good night, Pastor Ray. Basa-basa lang. Good night po. Good night. Good night po. Good night po. Good night sa lahat. Good night. Good night. Salamat po. Thank you po.